Hello po mga ka-OFW sa Bahrain Vlog dyan. Ang oras po dito sa Bahrain is 7 o'clock po ng gabi. Kasama ko nga po pala si Miss Bing's Vlog Bahrain. Kami po yun maglalakad-lakad muna, mag-iikot-ikot muna kami dito sa Gudaybiya, Bahrain. Dahil nga sa day off niya ngayon, kaya maaga kaming nalabas, 7 o'clock pala ng gabi dito. Kami po ay pupunta dito sa isang kainan. Mag-check po kami kasi gusto po niyang kumain ng spring roll at turon. Ako naman syempre, as usual, kanin po talaga ako. At dahil sa maaga pa, wala pa masyadong mga tao kaming nakakasalubong dito. Andito po kami banda sa Casablanca. Sa likod po niyan, meron pong Filipino restaurant dito. Titingnan po natin kung ano pong available nilang luto sa ngayon. At kami kakain muna bago mag-iikot-ikot uli dito sa Gudaybiya. Dahil sa buong araw po akong nasa trabaho, gabi lang po ang time ko para maglakad nang makapag-exercise naman ang aking mga tuhod. Dahil nga sa nagkakaedad na, kailangan na rin irampa ang mga tuhod lagi. At andito na nga kami sa loob ng isang kainan sa isang Filipino restaurant po. Ayan, masaya si Bing's Vlog. Habang inaayos ko po ang aking camera para sa video namin. Buong araw po nga pagod si Miss Bing's Vlog. Kasi nga buong araw po siya naglilinis ng kanyang bahay dahil sa day off niya. At syempre, naglalaba na din. Kaya'y gutom na at pagod ng kanyang nararamdaman ngayon. Hindi na niya kayang mag-smile habang inaantay namin ang aming order. Pagod na talaga siya at inaantok at gutom pa ang kanyang tiyan. Ganyan ang mukha ni Miss Bing's Vlog Bahrain kapag gutom. Seryoso po yan. At kami nga po'y nag-uusap-usap. Pinag-uusapan namin ang mga buhay ng mga may buhay dyan sa tabi-tabi. At ako medyo kalmado pa dyan kasi kakakapi ko lang din. Si Miss Bing's nga nag-order siya ng turon at saka spring roll. Kasi favorite niya lalo na pag bagong luto. Ako naman ang available po nilang ulam. Beef liver naman po sa akin at rice po ang aking in-order dyan. Kaya inaantay na namin para kami makakain na din. Panailingon na ni Miss Bing's kung ready na ba ang aming in-order. Panayreklamo na siya na tumutunog na ang kanyang tiyan. Siya po'y gutom na talaga. Pa daw siya nakapag-lunch sa sobrang busy. Dami po kasi siyang alagang aso kaya yung time niya kulang pa sa mga alaga niya. Maganda pa din naman yan kahit pagod na. Niset po niya ang kanyang phone. Para po sa kanyang live. Yan po ang buhay namin dito sa Bahrain. Buong araw po kaming nagtatrabaho. Din po kaming time. Wala pong masyadong oras para sa pagkain sa umaga at tanghali. Kasi naghahabol po ako ng oras at siya din po straight po duty niya hanggang gabi. Ngayon lang po maaga ang kanyang pag-uwi. Naserve na ang aming mga order at kami kakain na. Siyempre ako lang merong rice. Siya po hindi po siya nagra-rice. Masaya na po si Miss Bing's dyan sa spring roll at turon. Ayan, nag-brown out po. Lahat po ng ilaw dito sa restaurant ay na-switch off po siya. Hindi po namin alam, kaya inaalam po nila. Chine-check po nila kung anong nangyari sa mga ilaw. Ayan, bumalik na nga. Kakain na uli kami. Hindi naman halata na masyadong gutom ang bilis ko pong sumubo ng kanin. Dahil ako'y gutom na din dyan, si Miss Bing's nga rin gutom na rin yan pero hindi siya nagkakanin, ayaw niya magkanin. Bahala na ako, basta't kakanin talaga ako. Hindi ko po mararamdaman ng busog kapag hindi po ako nakakain ng kanin sa araw. Kahit sa sobrang tagal ko na dito sa Bahrain, naghahanap pa din ako ng kanin. Presyo nga pala ng kanilang turon dito na 4 na piraso is 500 fils lang siya. Nasa 74 pesos po pag nasa Pinas at saka dalawang spring roll po. Malaki po yung spring roll. 500 fils din po yung isang order. 74 pesos din po siya kapag nasa Pinas na. Yung order ko naman pong isang order na beef liver at saka with rice na po siya at water. Nasa 900 fils lang po, wala pang 1 dinar. Kapag nasa Pinas po is 133 pesos po siya. Sulit na din po kasi busog na busog ako dyan. Naubos ko po talaga ang kanin. Miss Bing's Vlog po, siyempre nabusog din po siya sa kanyang order. 1 dinar lang po ang kanyang binayaran. Nasa 148 pesos po. At napirasong turon at dalawang spring roll po ang kanyang naubos. Namang hindi po kami gutom. Sa halagang 2 dinar, nakakain na po kami ng dinner. 2 dinar po yung bill namin. 296 pesos naman po kapag Philippine money po siya. At inuubos na nga namin ang aming order para makapaglakad-lakad na naman kami. Yan, may langaw pa. Pag siniswerte nga naman, susundan kami ng langaw. Maganda yung restaurant na to kasi labas-pasok ang mga customers.
Nga lang masyadong table kasi maliit lang ang kanilang space. Namatay nga na naman ang ilaw sa pangalawang pagkakataon. Brown out na naman. O meron lang ano sa kanilang saksakan, di ko alam. Inaayos po nila. Mga brown out, inaayos nila ang kanilang ilaw. Binibilisan po namin ang pagkain hanggat madilim pa para hindi masyadong halata sa video. Medyo madilim na nga ang aking bulsa. Dagdag pa tong ilaw na to. Pero sabi nga nila, buhinas daw yan habang kumakain ka at biglang nag-brown out. Kasi daw sa pagbalik ng ilaw, yung malas po ninyo ay natatanggal po yan. Ewan ko lang kung sino may sabi nito, kung totoo nga ba ang kasabihan na to, pero sana naman. Naisipan nga ni Miss Binks na mag-order pa ng takeaway ng isang order. Kasi malayo-layo pa ang aming lalakarin, pag-uwi po niya, gugutumin na naman yan. Additional po siya ng spring roll. Ako naman ay solved na ako dito kasi may kanin ako hanggang umaga na yan. Kahit mabilis kami kumain, ang tagal namin matapos kasi marami po yung serving nila. Malaki po ang kanilang mga spring roll at ang turon po nila parang nasa Pinas lang. Ay, hindi mo masyadong mamiss ang mga pagkain ng mga lutong Pilipino. Lasang Pilipino, marami po dito yan sa Gudaybiha, Bahrain. Marami po dito ang mga Filipino restaurant. Kaya kahit anuman pong gusto mong iulam o kainin, andito lang yan. Parang nasa Pilipinas lang kami. Lalo na't sa area na to, puro Filipino pong mga nakatira dito. Kaliwat kanan mo ay puro Pilipino ang makakasalubong mo dito sa Gudaybiha, Bahrain. Dito kasi yung lugar na kung saan ay maraming Pilipinong nangungupahan. Parang sentro po kasi siya. Sa area na to, dito mo lang makikita ang mga maraming Filipino at maraming Filipino store at Filipino restaurant na din. At ako'y solved na dito, nainom na ako ng tubig. Medyo dahan-dahan lang ako sa pag-inom kasi may camera nga nakatutok. Yung camera kong naka-record at kay Bing's Vlog naman ay naka-live talaga yan. Kaya ang mga pinag-uusapan namin ay naririnig ng kanyang mga followers. Ha pala, maraming salamat po pala sa pag-subscribe sa aking YouTube channel, OFW sa Bahrain Vlog. Maraming salamat po sa inyo sa pag-play po ng aking mga videos araw-araw. Ang dahil po sa inyo, ako po'y na-monetize na sa aking YouTube. Maraming salamat po sa inyong lahat. Pag nakuha ko na po ang aking sahod dito, po'y mag-share ng blessings sa lahat. Ang mga subscribers na naka-follow at nagpe-play ng aking mga videos. Hindi po ako ma-monetize kung hindi po dahil sa inyong lahat. Kaya maraming salamat po. Habang kami nakain, iniisip ko nga na maghanap o bumili ng crabs. Ang sunod-sunod na araw, puro na lang ako crabs. Maganda kasi sa panahon ngayon, matataba po yung mga crabs dito dahil siguro sa taglamig. O kay Bing's Vlog, after namin kumain, mag-check kami sa gilid-gilid dyan. Baka may nagtitinda pa ng crabs. Dito sa mga tabi-tabi minsan, may mga nagtitinda ng pasekreto ng mga isda. Mga alimasag at mga gulay, medyo mura po siya compare mo sa mga supermarkets. At sa mga fish market po nila. Kaya pag gabi, pwede ka pong umikot dito sa Gudaybiha, makakahanap ka po ng mga isda, alimasag at iba't ibang uri ng gulay. Miss Bing, ubusin mo na ang iyong in-order at nang tayo'y makarampa na. Kapan po siyang ubusin dahil marami po. Nabusog na din siya sa spring roll. Din siya kayang tulungan dahil yung kanin ko marami po. Bigat ng aking chance sa kanin at inubos ko ito. Sayang din kasi. Pati na din yung ulam nila. Masarap ang kanilang timpla. Mura na nga, masarap pa. 500 fils lang din po ang order ng kanilang ulam. At 200 fils naman ang isang cup ng kanilang rice. Sarap po ang kanilang timpla. Naubos na nga ang aming order. Nabusog na kami. Kami maglalakad-lakad na din. Maghahanap po kami ng alimasag. Para pag-uwi ko, kapag ginutom po, ay kakain na naman ako. Ang matitira ay ulam ko bukas. Itong time lang naman, masarap bumili ng alimasag dahil matataba po ngayon. At kami na nga ay aalis na at ito na, tatawid na naman kami sa kalsada. Ayan po ang lulo, bagong supermarket po yan. Dati pong dasman. Ang bilis na maglakad ni Bing's Vlog dahil full tank na po siya. Naman kami tatawid sa gitna ng kalsada.
Kipagpatintero na naman kami dito. Ang area na to ay tinatawag nilang Hudaybiya. Marami pong mga Filipino OFW dito. Kapit lang din dito yung Philippine Embassy. Pwede mo siyang lakarin. Pwedeng sumakay ng bus. Nga, tatawid muna kami sa gitna ng kalsada. Kaya medyo mabilis na ang aking paglakad dyan. Hindi ka pwedeng magkamali dito sa pagtawid. Marami pong sasakyan ang bibilis nila mag-drive. Etra na, Bings Vlog. Bilisan mo na dyan at tayo'y tatawid na dito habang naka-green go pa. Lang yung buhay namin. Alam ng iba, pag abroad na ay masaya na ang buhay. Di po lahat kasi kami, namimiss po namin ang aming pamilya sa Pilipinas. Pero kami dito nagtitiis po aming kinakaya para sa aming pamilya. Kayong mga nasa Pinas dyan, kamustahin nyo naman ang inyong mga kapamilyang OFW kahit saan mga sulok ng mundo? Sabay nakakain na kung kamusta na sila. Ito na nga, nadaanan namin ang alimasag. 1 dinar po ang 1 kilo. 149 pesos po siya. Naman sa kabilang kalsada, medyo mahal po doon. Nakabili ako ng isang gabi. 1.5 yung 1 kilo. 100 plus nung isang gabi. Buti na lang mayroong medyo mora dito. Matataba din po siya. Puro kasi babae. Kaya napabili po ako ng 1 kilo para ulamin ko din bukas. Sa umaga, wala pong time. Pagkagising po sa umaga, diretso na po yan hanggang afternoon. Wala pong oras para bumili ka kasi naghahabol ka sa oras dahil sa trabaho. Big time kong 2.5 hours ay ginagamit ko sa pagtawag sa Pilipinas. Naidlip na din ako after kumain ng lunch. Umadalian lang talaga. Wala ka ng time para mamalingki pa o magluto pa dyan. Gusto kong lutuin agad sa gabi kung mayroon mang lulutuin para initin ko na lang kinabukasan. Pag no choice po at walang ulam, syempre magbubukas lang tayo ng sardinas niyan. Solve na ang aking lunch. May kanin lang ako kahit sardinas ang aking ulam, ay solve na ako dyan. Bibili na nga rin daw si Miss Bing's Vlog. Habang busy pa siya sa kanyang cellphone, ako muna namili dito para sa 1 kilo. Na naman ay masasarap lahat to at matataba. Naka 1 kilo na nga ang aking napili. Sumunod na din si Bing's Vlog. Nag-check din siya ng mataba, di ko rin nga rin alam paano malaman na mataba. Lahat sila babae, kaya chine-check ko na lang yung medyo mabigat lang ang aking kinukuha. Bali, 8 piraso nga pala ang 1 kilo, minsan ay 7 pieces lang siya. Depende sa laki at bigat ng alimasag. 2 kainan ko na din yan. Hati ko sa gabi at kalahati naman sa lunch. Diba, discarte lang yan na yung 1 kilo ko. Bayaran ko na dahil hindi ko naman pwedeng itakbo. Habang si Miss Bings naman ay namimili pa. Pincheck din niya yung mabigat. Ay, bakit ka galit, Miss Bings Vlog? Huwag kang magalit. Huwag mo namang ihagis yung alimasag, Miss Bings. Hindi naman kasama yung mga alimasag sa pinagdadaanan mo dyan. Busog ka naman kanina. Bakit mo inahagis yung alimasag? Silang pagalitan, Miss Bings. Baka tayo mareklamo niyan. Mga babae pa naman yan. Ang galing mo naman mamili ng alimasag, Miss Bings. Sinahagis-hagis mo. Akala mo yung naglalaro ka ng basketball. Tag po yan, Miss Bings. Hindi po yan bula. Huwag mo po silang ihagis. Maawa ka naman sa kanila. Hindi na nakasmile ang may-ari kasi nakikita niyang binabalibag mo yung kanyang mga alimasag. Oh, ayan. Nakanta na kami kasi kami busog na. Ala, Christmas na.